Timing po yung pagdating natin kasi pinapakain na po sila ganitong oras. It's 4 PM po ng Sabado dito sa amin. At yeah, ni weekend. So, tingnan natin. Magandang araw po sa lahat. It's another good day to everyone. Thank you for supporting our channel. And nandito na po tayo ngayon sa farm para tingnan yung mga updates dito. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, paki-subscribe po. At maraming salamat po sa mga nag-subscribe na. And sa mga silent followers, maraming salamat po sa views na binibigay niyo sa amin. As of the posting of this video, makikita po ninyo na meron na tayong ads kasi monetized na tayo ngayon. And I hope that you won't skip the ads because that will help us. And our main goal in this channel is to help other farmers also here in our area. At saka sa mga nag-comment and nag-private message sa atin sa mga pages na meron tayo. Una yun sa BRJ Farms, sa Jim Humawan Vlogs. Pasensya po kasi hindi po natin ma-answer lahat. Ma-answer natin siya pero in another time po or matatagalan po yung pag-answer natin kasi marami po tayong ginagawa. Una, yung pag-uusapan po natin ngayon is about yung updates dito sa farm natin and so also yung mga benta na nagawa natin within this week. Ayan. So, ngayon, ito na po yung mga native namin na meron na po silang mga chicks. Ayan, mga chicks. Tsaka, oh, yan o. Piso or chicks sa English. Sa Bisaya, piso. Oh, piso. Ayan. Ang nanay nila. Dumami na po. Meron pa mga naiwan dito na mga konti. At saka ito, mga nag-breed na to eh. Pang sabong. Isa pa na update na gusto naming ipakita sa inyo ay itong mga heritage breeds na meron kami nung mga nakaraang video. Ito na po sila. Ayan. Cross po yung iba, tsaka meron pa tayong mga pure dyan. Lalaki na po sila. Nasa 4 months to 5 months na po sila ngayon. At masayang-masaya po tayo dyan. Kain na po. May nabenta po tayong mga breeders. Una po, malapit po dito sa atin. Nakabenta po tayo ng dalawang set ng babae at lalaki na breeders natin. Or hens and roosters na Rhode Island Red at saka Barred Plymouth Rock. Pinakiusapan po natin siya na magpicture po. Kaya ito po yung picture nung pagbili niya sa amin. And another, nakabenta na rin po tayo ng Azolla. Papunta po sa Dipolog City sa isa pong kaibigan ng kuya ko na kasama niya sa pagiging pulis. Nung nakaraan naman po, nakabenta tayo ng 4 na manok, isang rooster at 3 hens. Doon po siya papunta sa Buog. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa atin. Sa mga nag-PM po na hindi pa po namin nasasagot, ay pasensya-pasensya na lang po. Na hindi po ako masyadong nagre-reply kasi Mondays to Fridays po marami akong trabaho pero Saturday, Sunday, rest assured po or pagkatapos ng 5 PM ng Friday ay pinipilit ko pong i-answer talaga lahat at saka yung mga students ko sa BS BA 2 at saka sa BS Accountancy 2 sa Universidad de Zamboanga. Hi sa inyo lahat, maraming salamat sa suporta. Hindi ko kayo pinilit sumubscribe ha, kayo yung nagsubscribe kasi masyadong technical ang topic na ito. Kaya idadaan na lang natin sa mga shortcuts yung pag-i-explain kung paano ka makakapagbenta ng mga manok na inaalagaan mo. Sa pagsisimula pa lang, dapat alam mo na kung ano yung produkto na gusto mong ibenta. Sa free-range chicken business, pwede ka magbenta ng itlog, sisiu, or day-old chicks, mga breeders, at dressed chicken. Kapag may experience ka na, ay pwede mo na itong pagsasabay-sabayin. Pero kung wala pa, ay dapat mamili ka sa 4 na yon. Kapag nakapili ka na, ay ito na ang isa sa pinakamahirap na part ay ang pag-establish ng market.
o ang paghahanap ng mga kliyente o customer na bibili sa produkto mo. Isang tip dito ay pwede mong i-try na magbenta sa mga kaibigan or close friends at sa mga kapamilya mo, para naman magkaroon din ng indirect na advertisement by word of mouth. Dahil bago ang produkto mo, syempre, kakalat ang balita at doon na mai-establish ang branding ng free-range chicken na nire-raise mo. Isa pang pamamaraan ay dapat i-erase mo ang middleman sa equation, kasi baka baratin ka at bilhin ng mababang presyo ang produkto mo. Sa tulong ng Diyos ay talaga namang nabebenta namin sa saktong presyo yung mga produkto namin. Tsaka kami na yung gumagawa lahat ng pagbebenta. Hindi na namin dinadaan pa sa iba pang mga tao, kasi doon kasi bumababa yung presyo eh, kapag dumaan ka pa sa mga middleman. Sa business, may direct relationship ang sales at pricing. Maraming factors ang nakakaapekto sa price. Una ay ang cost of production. Pangalawa, ang demand para sa produkto na binebenta mo. Pangatlo, ang presyo ng mga competing na businesses sa paligid mo. Pang-apat, ang purchasing power ng tao na tinatarget mo, yung mga customer mo. Panglima, yung regulation ng government. At saka kung ano ang objective mo as a racer. And pang-pito, yung paano or ano ang marketing method na ginagamit mo. Gusto ko sanang magbigay ng mga examples sa revenue namin at saka sa pricing. Pero nirerespeto po natin yung mga ibang breeders na meron ding YouTube channel. Kaya sa mga interesado, pwede po kayong mag-PM sa amin. Andyan lang po yung mga handles namin sa Facebook at saka sa Instagram. Sana ay may natutunan kayo sa episode na to. Ginagawa po namin ang best namin para mabigay ang mga impormasyon na dapat nyong malaman, lalong-lalo na sa mga pitkapako Pilipino at sa mga taga-ibang bansa, sa mga OFWs na planong magtayo ng ganitong negosyo. Magandang negosyo po ito at nakakatulong po tayo sa food security problem ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nagre-request po ng shoutout ay paki-comment na lang po ang mga pangalan ninyo at kung taga saan kayo, para po sa next videos natin ay mailagay na po natin kayo sa shoutout. At sana ay mag-enjoy kayo sa mga natitirang minuto ng video na to. Maraming salamat po at naway ma-fulfill natin ang ating mga pangarap. Ito po ang inyong kaibigan na si James. Nagsasabi na ingat po kayo, stay safe po, at saka sundin po natin ang mga panukala at mga prohibitions ng gobyerno para po maiwasan ang paglaganap ng COVID-19 dito sa Pilipinas. Once again, maraming salamat sa inyong lahat. More or less yung manok na nandito sa amin, nasa mga 400 po. So hindi ko po sinali dyan si Alaska Goat, kasi hindi po siya manok. Kambing po siya. Feel na feel po niya talaga yung pagiging manok dito eh. At yan. So once in a while, nililinis namin yung mga lalagyan, yung pinapakainan dito. At saka, ito po yung mga manok na mahal po talaga namin sila. At makikita po nyo na ganyan. Sa awa naman ng Diyos, healthy naman po sila lahat. Magpapasalamat po kami sa mga ganito, sa mga manok natin eh. So, talking about yung pagmamanukan dito. Kung profits lang, okay talaga.
mamaya papanhik po tayo doon sa worm house. So ipapakita po natin sa inyo yung superworms na ginawa, yung superworms na binibreed namin para din ipakain sa kanila. So kailangan talagang maging maparaan lang sa pag-raise ng free-range chickens. Ito po yung benta po ito. Mga gustong bumili, ito po. Yung iba na cross na, yung iba pure na rin. May mga pure po tayo dito. Madali naman po silang kitain eh. Madali naman po makita yung pure or cross sa pamamagitan ng mga kulay nila. So, ayan. Patapos kumain.